Magandang hapon po muli sa bawat isa po sa atin. So, nandito tayo uli sa ating daily Bible study dito po sa Rema Fields FB Live. Ayan po, purihin po ang Panginoon. So, ngayon po, pinag-aaralan po natin ang patungkol po sa answered prayers. At madami na po tayong narinig sa atin pong mga pastor. At maging ang mga kanila pong mga testimonies. Amen po. So, nakaka-bless po at nakaka-encourage po ang mga testimonies po nila. At naniniwala po ako na kaya po sila nakakapag-testify ay dahil pinaglaban po nila yung pananampalataya po nila. Pinaglaban po nila yung faith po nila. Amen po. Pinaglaban po nila yung salita ng Panginoon. Amen po. So, ngayon po, bago po tayo mag-start, umpisahan po natin muna sa maiksing panalangin. Sige po, pray po tayo. Ama, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, salamat Lord sa hapong ito, Panginoon. Ama, dalangin namin Lord na muli samahan mo kami Lord sa pag-aaral na yung salita, Panginoon o Diyos. Patuloy Lord, itago niyo po ko sa iyong likuran, Panginoon. At Lord, kayo Lord yung magturo sa amin, Panginoon o Lord. Patuloy Lord na mangusap ka sa amin, Panginoon. At ikaw ang maihayag, Panginoon. Ikaw ang maitaas, Panginoon, sa gawain ito, O Lord. Salamat O Lord, sa iyo Lord ang lahat ng kapurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, umpisahan ko po. Meron po dito sa Matthew chapter 6 verse 33. So, alam naman na po ng lahat ito. No, sabi po dito, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you." Ulitin ko po, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you." Sa Tagalog po, "Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan." So, last year po, nung bago po matapos ang taon, di ba po meron po tayong prayer and fasting at layunin po noon na itanong po natin sa Lord kung ano yung plano niya no, sa susunod na taon. At nung time pong yun, nag-prayer and fasting po kami sa church at ito po yung tanong ko sa Lord, "Lord, ano yung plano mo sa ministry ko? Ano yung plano mo sa career ko? Ano yung plano mo sa personal na buhay ko?" At ito po ang sagot ng Panginoon. Ito yung Matthew 6:33. Sabi po ng Lord, "Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you." Unahin mo ang Panginoon, unahin mo yung kanyang kalooban, at it all will follow. All these things will be added unto you. So, actually, ang title po nitong paragraph na ito, kung titingnan po natin sa Matthew 6:33, ang title po nun ay "Ang Diyos o Kayamanan." Amen? So, kung mababasa po natin sa verse 24, sabi po doon, "No man can serve two masters." No? It's either you will serve God or you will serve the other. So, isa lang po yung pipiliin po natin. Hindi po pwedeng dalawa. At sinabi po dito sa verse na binasa ko po sa inyo kanina, sabi niya po doon, kapag inuna mo ang Lord, kapag pinili mo ang Lord, all these things will be added unto you. Seek first. It kung ano, isik mo ang Lord, kung ano ang prinsipyo ng Panginoon, kung ano ang kalooban ng Lord, kung ano ang nasa heart ng Lord. At kapag na-seek na po natin, nalaman na po natin, matuto po tayong sumunod. At ang sunod na po doon, huwag na po tayo mag-alala sa iba kasi all else will follow. No? All these things will be added unto you. Mababasa din po natin sa phrases na ito, sa paragraph na ito, na ito yung time na sinasabi ng Lord na huwag kang mag-alala sa kakainin mo, huwag kang mag-alala sa dadamitin mo. Kaya nga po sinabi niya, "But seek first the kingdom of God." Unahin natin. Pag inuna mo ang Panginoon, all these things will be added unto you. So, ngayon po, ang pag-aaralan po talaga natin, intro lang po yun. Amen po. So, pag-aaralan po natin ngayon, ang i-share ko po sa inyo ay dito po sa John chapter 11. Kung maaalala niyo po, ito po ay ang kwento nung time na namatay si Lazarus. So, isa-summarize ko na lang po kasi napakahaba po nitong kwentong ito. No?
So, ito po yung time na si Jesus ay nandito sa ito po yung time na nagkaroon ng sakit po si Lazarus, no? Kung maalala niyo po, ito po si Lazarus ay kapatid po ni Martha at ni Maria. At nung time po na nagkasakit si Lazarus, ay malayo ang Panginoon. Kumbaga, hindi nila kasama ang Panginoong Jesus. At nabalitaan lang po ito ng Panginoong Jesus. At nung nalaman po ito ng Lord, anong ginawa ng Lord? Pumunta ba siya doon kay Lazarus? Di ba? Hindi. Hindi niya pinuntahan si Lazarus. Bagkos, nagpalipas siya ng 2 araw pa. No, 2 araw pa, nag-ministry muna ang Lord. No, hindi muna niya pinuntahan si Lazarus para ipag-pray. No, kung maaalala niyo po yung kwentong ito. At nung time po na nag-decide na ang Lord na pumunta na kay Lazarus, yung time po na yun ay patay na po si Lazarus. After 2 days po na nag-decide po ang Lord, ay patay na po si Lazarus. At kung mababasa po natin dito sa John chapter 11 verse 15, sabi po doon, patras po tayo sa verse 14, dahil dito ay tuwirang sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro. Verse 15, ngunit ako'y nagagalak dahil wala ako roon upang kayo'y sumampalataya sa akin. Tayo na, puntahan natin siya. So, sabi po doon sa English, and for your sake, I am glad that I was not there. So, pansinin po natin, nagagalak ang Panginoon dahil wala siya nung time na may sakit si Lazarus. Bakit po? Kasi po, ang goal po ng Panginoon ay ang manampalataya yung mga tao po sa Kanya. So, tandaan po natin mga kapatid na ang mga na ang Panginoon po ay pinaghahanapan po tayo ng pananampalataya. Hinahanap po sa atin ang Panginoon ang faith. May napakinggan po akong preaching. Ang sabi po doon, when you're living does not require faith, then you are not in the will of God. Ulitin ko po, when you're living does not require faith, then you are not in the will of God. Kung ang pamumuhay mo ay hindi nagre-require ng faith, then wala ka sa kalooban ng Panginoon. Kasi po, sinabi niya po sa Hebrews 10:38, the just shall live by faith. Tayo po ay mamumuhay ng may pananampalataya. Ito po ang will of ito na po ang way of life po natin bilang mananampalataya, ang mabuhay po tayo ng may pananampalataya. So expect po natin na sa bawat gagawin po natin, i-apply po natin ang faith. Amen po. So balik po tayo dito sa kwento po ni Lazarus. So yun po, sabi po ng Lord, nagagalak siya dahil wala siya roon upang sumampalataya sa akin. Tayo na, puntahan na natin siya. So pumunta na po sila doon kay Lazarus, no? At kung maaalala niyo po, no, ilang 3 days? 3 days po ang paglalakbay. Kaya nung nakarating po sila doon sa bayan po nila Martha at ni Maria, sinalubong po agad siya nila Martha at Maria. At umiiyak na tong magkapatid, no? At ang sabi po sa kanya ni Martha at Maria na, Lord, kung nandito ka lang, Panginoon, kung nandito ka lang, no, nung time na may sakit si Lazarus, hindi sana siya namatay. Amen? Naalala niyo po yun? Alam niyo mga kapatid, meron pong preacher na nagsabi po, si Pastor David Diga Hernandez. Sabi niya po, impossible situation is a perfect situation for a miracle. Impossible situation is a perfect situation for a miracle. Impossible situation is a place where God will meet you. Ngayon, yung mga imposibleng sitwasyon po, ayan ay magandang situation para mapakita ang pagkilos po ng Panginoon. Nakuha po natin? So, ito pong sitwasyon nila Martha at Maria, 4 days na pong patay si Lazarus, ay isa pong magandang sitwasyon kung saan makikita po ang kabutihan o ang kapangyarihan po ng ating Panginoon. Amen po? Alam niyo po, sa medical field po, sa medical science po,
once na may dinala po sa emergency room na wala nang buhay, ire-revive po yan. At meron lang po ang mga doktor na 30 minutes to 45 minutes. May iba nag-extend ng 1 hour. Gagawin po lahat ng doktor, tutubuhan, bibigyan ng gamot na pampatibok ng puso. At kung hindi na po ma-revive, dun po nagpo-pronounce na wala na, imposible na. No? At nung time po ito, kung mapapansin, maaalala po natin, dito po sa kwento po ni Lazarus, eh hindi lang po siya recently namatay. 4 days na po siyang namatay. 4 days na po siyang nakalibing, kung maaalala niyo po dito sa kwento. 4 na araw na. At naniniwala po ako na hindi naman binaliwala ng Panginoon itong si Lazarus kasi mahal niya po ito. Sabi nga po dito, makikita po din natin dito sa kwento, sabi po, Jesus wept, nanangis ang Panginoon. Kasi ganun na kaimportante ang Panginoon, ganun kaimportante sa Panginoon itong magkakapatid na si Martha, si Maria, at si Lazarus. Kung maalala niyo po, itong si Martha ay doon sa kwento po nila ni Martha at ni Maria ay nagsiserve po talaga siya sa Panginoon. Di ba? Pinagluluto niya. To the point ka na nagreklamo na siya sa Lord. At ito naman po si Maria, siya yung inuna niya po ang Lord. Tapos binuhusan niya pa ng pabango yung paanan ni Jesus. Kung maalala niyo po yung kwento. Ngayon po, itong mga bagay na ito ay hindi po binabaliwala ng Lord. Ngayon kung paano nila pinaglingkuran si Jesus, hindi po yun nakakalimutan ng ating Panginoon. Ngayon ganun din po sa bawat isa po sa atin, as long na nandoon po tayo na uunahin natin ang Panginoon, all these things will be added unto us. Hindi po kakaligtaan ng Panginoon, hindi po kakalimutan ng Panginoon ang bawat binigay po natin sa Kanya. Amen po. Sabi nga po ni Pastor Benny Hinn, just love Jesus, just love Jesus. Sabi po niya na mahalin mo lang si Jesus. Imposible na hindi ka pakinggan ng Ama kung hindi mo, kung mahal mo ang anak niya. Amen. Just love Jesus. At dahil sa pag-ibig ni Martha, ni Maria at ni Lazarus kay Jesus ay hindi kinalimutan ito ng ating Panginoong Jesus. Amen. Talon po tayo. So, nung time na po ito ay pumunta na po si Jesus dun po sa libingan ni Lazarus. Sabi po dito sa verse 40. Sabi po sa verse 39. Sorry po. Sabi po niya dito, alisin ninyo ang bato. Ngunit sumagot si Martha, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon, 4 na araw na siyang patay. Verse 40, sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka sa akin, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Sabi po dun, kung sasampalataya ka sa akin, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Sabi niya, if you believe, you will see the glory of God. Amen po. Sabi po doon, may narinig na naman po akong preaching. Sabi po doon, if you, what you are praying for can be done with all kind of effort, then it will not require faith. Kung ang mga pinagpe-pray po natin ay kaya naman na gawin, kaya nating ma-accomplish with our own effort, ay hindi po yun nagre-require ng faith. No? Ang gusto ng Lord, lumampas ka dun sa kaya mong gawin. Kaya ka nandoon sa imposibleng sitwasyon ay para mas magtiwala ka sa Panginoon, para ma-apply mo yung faith. Ang sabi po ulit sa verse 40, did I not tell you that if you believe, sumampalataya ka lang. Ay, ano ba ibig sabihin ng Lord? Anong level ba ng believe to? Ano ba yung believe na sinasabi dito ng Panginoon? Sabi po niya dito sa James chapter 1 verse 5 to 7, sulat nyo na lang po. Sabi po doon, James chapter 1 verse 5 to 7, if any of you lacks wisdom, you should ask God who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord.
Ngayon, ganito ang gustong pananampalataya ng Panginoon, yung hindi ka magwi-waver, yung hindi ka magda-doubt. Kasi once na nag-doubt ka, sabi po dito sa verse 7, that person should not expect, huwag kang mag-expect to receive anything from the Lord. Ngayon, kapag may doubt po, huwag tayong mag-expect. No? Ang dami-dami po, mapapakinggan po natin ang mga worldly na phrases. Sabi po, go with the flow, bahala na si Batman. Ewan ko po ah, pero yun po yung mga naririnig ko eh. Pero hindi po kasi yun ang prinsipyo ng Panginoon. Ang gusto po ng Lord ay magtiwala ka. Amen po. Yung hindi ka magre-rely sa kung ano yung nakikita mo, hindi ka magre-rely dun sa imposibleng sitwasyon, pero magre-rely ka sa pangako ng Panginoon. Fix your eyes on the promise of God. Tandaan po natin na it will come to pass. Ang pangako po ng Panginoon ay matutupad. Amen. Sabi po sa Numbers, hindi po nagsisinungaling ang ating Panginoon. No? Our God is a covenant-keeping God. No matter how long it takes na mag-manifest kung ano ang pangako ng Panginoon, ang importante po, ang pangako po ng Panginoon ay matutupad. Ang pangako po ng Panginoon ay palaging yes at amen. Amen po. So, may isa pa po dito sa Psalm chapter 77, verse 16 to 19. Sabi po dito, when the Red Sea saw you, O God, its waters looked and trembled. The sea quaked to its very depths. The clouds poured down rain. The thunder rumbled in the sky. Your arrows of lightning flashed. Your thunder roared from the whirlwind, and lightning lit up the world. The earth trembled and shook. Ito yung time po na winuksan ng Lord yung Red Sea. Amen. Verse 19, your road led through the sea, your pathway through the mighty waters. A pathway no one knew was there. Ulitin ko po, a pathway no one knew was there. Daan na walang nakakaalam na meron palang daan doon. Sino lang nakakaalam? Ang Lord lang ang nakakaalam na meron palang daan doon. Binuksan ng Panginoon. Hinati ng Panginoon yung dagat. Ano po ibig sabihin nito? God will make a way where there seems to be no way. Amen po. Ang Diyos po na pinaglilingkuran po natin ay kayang gumawa ng daan, kayang gumawa ng solusyon sa mga imposibleng sitwasyon. Amen po. So, balik po tayo. Sabi nga po dun sa kanta, Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness, My God, that is who you are. Ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay Diyos ng mga imposibleng sitwasyon. Kaya pong solusyonan ng Panginoon ang mga bagay na imposible sa tao ay posible sa Panginoon. Amen po. So, dito po sa verse 41, balik po tayo sa kwento po ni Lazarus. Sabi po dito, verse 41, kaya't inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dinirinig mo ako at alam kong lagi mo akong diringgin. Ulitin ko po, sabi po dito, sa English po, so they took away the stone. Then Jesus looked up and said, nagpray po ang Panginoong Jesus, Father, I thank you that you have heard me. I know that you always hear me. Ganito po ka-confident ang ating Panginoong Jesus na lagi po siyang pinapakinggan ng Ama. Amen? Lagi po siya, andun ang confidence ng Panginoong Jesus na lagi po siyang pinapakinggan ng Ama. Dahil ba siya ay anak? Dahil ba siya yung bugtong na anak? Maliban po doon, siya po ay pinapakinggan ng Ama dahil ang panalangin po ng ating Panginoong Jesus ay naaayon sa kalooban po ng Ama. Amen po. Naaayon po sa will ng Diyos. Ngayon, tandaan po natin na as long na mananalangin po tayo according to the will of the Father, ay imposible pong hindi tayo pakinggan ng ating Panginoon. As long na nandiyan po, nakasulat po, iyan po ay kalooban ng Panginoon, pakikinggan po tayo
ng ating Panginoong Diyos. Amen po. As long na nagsimula po tayong lumuhod at nanalangin, andyan na po na ang pagsagot ng Panginoon sa ating panalangin. Sabi nga po na ituro na po ito ni Pastora Maya at ni Pastora Giselle, napapalibutan po tayo ng anghel at ang mga anghel po ay nandiyan para pinadala po yan para mag-minister po sa atin. They are sent forth to minister sa mga believers. Amen po. At nakikinig ang mga anghel sa mga lumalabas sa bibig po natin. Kaya once po na nalangin tayo, nag-confess po tayo ng salita ng Panginoon, ang mga anghel po ay kumikilos para dalahin sa atin ang sagot ng Diyos. They are covenant enforcing agents. Ginagamit po sila, kumikilos po sila para maisakatuparan po ang plano ng Diyos po sa atin. Ngayon, kailangan lang po natin manalangin, manampalataya at lumabas sa bibig natin ang pangako ng Panginoon. Amen po. Ngayon, once na nagsalita ka ng negative, hindi makakakilos ang anghel po natin. Amen po. Ngayon, hindi po yan laging magiging madali. Kung maaalala po natin yung pinag-aralan po natin kay Daniel, no? It took 21 days bago mag-manifest. Kay Joshua, it took 7 days bago mag-manifest ang sagot ng Panginoon. Ngayon, hanggat hindi nagma-manifest, huwag tayong titigil sa pag-confess. At kung mapupuno ka ng doubt, sabi po ni Pastor Bill Winston, narinig ko po yung preaching niya, once na napupuno yung isip mo ng doubt kasi aatakihin niya ng kaaway, takipan mo yung bibig mo. Takipan mo yung bibig mo. Kasi once na may lumabas dyan na negatibo, hindi makakakilos yung anghel mo. At ang sabi po niya doon, back to zero ka. Imbis na palapit na yung anghel mo, matatanggap mo na, pero dahil nagsalita ka na negative, back to zero ka na naman. Amen po. So, manampalataya lang po tayo, magtiwala po tayo sa Panginoon. Ito po yung gustong gusto ng Lord na gawin natin, ang lubos na pagtitiwala natin sa Diyos. Magkaroon po tayo ng ganitong confidence. Sabi nga po, faith is confidence. Dapat confident ka na gagawin ng Lord kung ano yung pinangako niya. As long po na yung pinag-pray po natin ay naaayon po sa kanya pong kalooban. Amen po. So, to end po, no, mag-share po ako sa inyo ng kaunting testimony. No? So, usually naman po, ang testimony natin, no, makikita po natin na nagpapasalamat po tayo sa Lord dahil na po provide po ng Panginoon yung mga pangailangan po natin, andun ang pag-iingat ng Lord. Actually, these are automatic na po eh, dahil kung nandun tayo sa pagsunod, no, andun tayo sa pagsunod. Sabi nga po, kung as long na nandun ka sa pagsunod, andun ang blessing ng Panginoon. Ngayon po, share ko lang po sa inyo, testimony po ito, no, ito po yung isa po sa mga answered prayers ng family po namin. No, so, si Papa po, yung father ko po, ay diagnosed with RHD, rheumatic heart disease, noong 2001. Tagal na po, no, parang 19 years. Diagnosed po siya ng RHD. At noong 2010, sinabihan po siya ng doktor na kailangan po niyang maoperahan. Hindi ko po alam kung tama kung 2010 ba sinabi o 2001 din sinabi. So in short po, yun po ang advice po ng doktor, no, na kailangan siyang operahan sa puso. No? Eh alam na po natin na kapag operasyon po sa puso ay mahal. Abutin po ito ng milyon, no? Pero alam niyo po, purihin po ang Panginoon kasi hindi po tayo doon nakatingin eh. Amen. Hindi po tayo doon nagtitiwala, hindi po tayo doon nagre-rely. Sabi nga po ni Pastor Boy, magpapa-check up ka para lang malaman mo kung ano yung sakit mo, para alam mo kung ano yung pagpe-pray mo, ano yung i-rebuke mo. Amen po. So, ayun po, pinag-pray po namin, nagpe-pray po kami na family, kiniklaim ang healing. Ayan, to make the long story short, ngayon po ay after 18 years, 19 years, ang tatay ko po, si Papa po ay healthy. Si, ayun po, nagsusundo po siya ngayon, nagsuservice po siya kay Mama, hatid sundo niya po si Mama sa office, praise the Lord po. At every morning, nagjo-jogging pa yan kasama po ni Elder Bert. Eh ngayon nga po, dahil bawal lumabas, andito na lang po siya sa bahay at nag-treadmill. No, amen po. So, ganun kabuti ang Panginoon, no? After, kung iisipin po natin,
natin kung magre-rely po tayo sa sinabi ng doktor, eh, magpanghihinaan po talaga tayo ng loob. Amen? Pero nakatingin po tayo, hindi po sa sinabi ng doktor, pero kung ano po ang sinabi ng Panginoon sa salita po niya. Ito po ang final authority po ng buhay po natin. Amen po. Isa pa po, ito pong kapatid ko ay diagnosed with Crohn's disease last 2015. At dahil po doon, nagmeron po siyang recurrent abdominal pain. Naging sumasakit ang tiyan niya. Tapos, hindi po siya makakain ng maayos, no? At sobrang desperate po nung time na yon, nung 2015, to the point po ng mga magulang ko, gusto na nilang mag-resign sa work para bantayan yung kapatid ko, para maalagaan yung kapatid ko. At nung time po yon, sobrang depressed ko na rin po kasi andito ako sa field nung kapatid ko pero wala akong magawa. Pedya pa po siya nung time po yun. 15 years old po siya nung time na yun at wala po akong magawa. Kumbaga handle ko siya pero wala akong ma-advise. Pero alam niyo po, sa biyaya po ng Panginoon, imposible na yung mga sitwasyon eh. Kung titingnan po natin sa medical science, pero sa biyaya po ng Panginoon, sa salita po ng Panginoon, tayo nakarely. Sabi po doon, sa kanyang mga latay, tayo ay nagsigaling. Ito po ay kailangan nating i-possess. Ito po ay kailangan nating angkinin. Amen po. At to make the long story short, ito po ang kapatid ko ay malusog, no? Meron po siyang maliit na business. Purihin po ang Panginoon. At ang pinakamahalaga po, silang dalawa po ng father ko ay ginagamit po sa ministry. Amen po. Nagpapagamit po sa Panginoon. Naglilingkod po sa Lord. Amen po. Purihin po ang Panginoon. Wala po imposible sa Diyos. May mga bagay po na imposible po yung sitwasyon. Pero tandaan po natin, kagaya nga po nung nabanggit ko kanina, yung mga imposibleng sitwasyon po, yan po yung perfect situation para makakita ka ng miracle. Amen po. So, i-grab po natin yung chance na pag nandun tayo sa sitwasyon na to, huwag tayong mag-linger dyan. Pakita po natin, ilaban po natin kasi after that, alam po natin na magiging testimony po yung buhay po natin at sa Lord po ang kapurihan. Amen po. Purihin po ang Panginoon. So, last na po, dito lang po, share ko lang po, may kanta po si Don Moen, no? Sabi po doon, "Be it unto me according to your word, according to your promises, I can stand secure. Carved upon my heart, the truth that sets me free, according to your word, O Lord, be it unto me." Kung ano ang sinabi ng Panginoon, yan ang magmamanifest sa buhay mo at yan po ang kailangan nating angkinin. Amen po. So, purihin po ang Panginoon. So, dun lang po natatapos ang atin pong Bible study ngayong hapong ito. So, sige po, pray po tayo. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat Panginoon sa hapong ito. Salamat Lord dahil patuloy Lord na pinapakita mo Lord yung katapatan mo Lord sa bawat isa sa amin Panginoon o Diyos. Lord, hayaan mo Panginoon o God na gamitin mo Lord yung mga sitwasyon namin Lord para makita namin Lord kung gaano ka kabuti, kung gaano kaya mo Lord kumilos Panginoon o Diyos sa mga imposibleng sitwasyon Panginoon. Patuloy Lord na pinagpapala ko Lord ang bawat isang nanonood at kay Lord ang mapapurihan, kay Lord ang madakila Panginoon sa buhay ng bawat isa sa amin Panginoon. Patuloy Lord na magliwanag ka sa amin Panginoon at ikaw ang maitaas Panginoon o God. Sa iyo Lord ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. God bless po.